part to this video mga kadiwa ay gagawa tayo ng another table skirting tutorial. So, unang-una natin gagawin, dito sa ating center of the table, ayan, maglalagay lang tayo ng tablecloth. So, dapat yung tablecloth natin, yung dulo ay ganyan, nakalaylay, ayan. So, pabaliktad yung paggawa natin dito. So, pwede whole na tablecloth ang gagamitin natin dito. Pwede rin half sa center. Dahil yung cloth ko ay half yan, nahati ko na. So, half yung una kong plits bago lagyan ng pin. So, i-plits mo lang siya. Ayan, sa left side ako nag-start, sa center ng left side. Ayan, maglalagay ka lang ng pins para maging plits. So, another half ng ating tablecloth dito naman sa right side. Dahil half nga yung gamit kong tablecloth, dahil wala akong whole na tablecloth na cream white. So, ito din ang gagawin natin sa red tablecloth. Ayan. So, yung gamit kong tablecloth sa red ay whole yan, 60 width. So, yung ating center naman na cream white ay half-half. So, naging whole na rin siya. Ayan. So, left and right yung ating red. Yung center natin yung cream white. Ayan. So, next natin gagawin dyan guys ay maglalagay tayo ng base na tablecloth para matakpan yung ating mga plits. Ayan. So, dito sa ating base, pwede knife plits, pwede box plits, pwede rin plain. So, ang ginawa natin dito ay plain lang. Ayan. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyong pang base. Pwede plain, pwede knife plits, box plits. So, ayan. Magpili na lang kayo kung anong gusto nyong pang base. So, ayan. Natakpan na yung ating mga ginawang plits. So, ibaba na natin yan sila. Ayan. Makikita nyo, para na siyang nakatahi, diba? So, yung gamit nating tablecloth dito sa red and white ay tig 2 yards. Dito sa left, 2 yards. Sa center, 2 yards. Sa right, 2 yards. Baka nagtataka kayo bakit mahaba yung aking tablecloth. Yes po, mahaba yung gamit kong tablecloth kasi wala akong mga putol-putol na tablecloth. So, mahahaba talaga yan. So, yung magagamit yung talagang tablecloth dito ay nasa 2 yards lang kada left, center, and right. Ayan. So, dito naman, next natin gagawin, gagawa lang tayo ng mga 7 inches folds. 2 folds ang gagawin natin dito. So, yung panali natin, pwede yung panali sa buhok na garterize or lastico or rubber band. So, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Ayan. So, gagawa ka lang dyan ng 2 folds. Dito naman sa left side. So, ipa-slant mo muna siya papuntang center. Ayan. So, ayusin mo yung scallop niya dito sa left side. Ayan. Bago ka gagawa ng folds at talian. Ayan. So, dapat magpantay siya dito sa ating center. Ayan. So, next naman, ganun din yung gagawin natin dito sa right side. Ayan. So, pagkatapos, pagsamahin na natin silang lahat. Yung center, yung left, and yung right. Ayan. Dahil gagawa tayo dito ng teddy bear na sunflower. So, kung hindi kayo nakaka-familiar sa teddy bear sunflower, so, ito yung picture niya. Next natin gagawin, ibubuka na natin yung ating left side. Ayan. Yung left side fold natin, ganun din dito sa ating right side. So, ibubukal mo lang yan. Ayan. So, ipaikot mo siya sa ating center na folds. Ayan. So, yung dulo, pwede mo isiksik yan doon sa isa. Ayan. Ganun din dito sa baba. So, isiksik mo lang sila para mag-continue yung kanyang bilog. So, ang next natin gagawin dito ay ibubuka na natin yung center natin. Ayan. Ipa-zigzag mo lang siya. Small to big yung pa-zigzag. Small sa taas, sa center, medyo malaki. Tapos sa baba naman, paliit naman. Sa mga bago pa lang dito sa ating video tutorial, you can visit my YouTube channel. Mas marami kayong mapagpipili ang mga table skirting design. Marami tayong iba't ibang klase mga design dyan. Meron din tayong backdrop tutorial at table napkin tutorial. So, ayan. Kung meron kayong mga request or mga katanungan, i-comment nyo lang yan. Huwag kayong mahiya mag-comment para magawa natin ng video tutorial or masagot natin inyong mga katanungan. Ayan, tapos na natin na i-fold dito sa left side. Dito naman tayo sa right side. So, ayan. Ipa-zigzag mo lang. So, dahil hati yung tablecloth natin, so i-continue mo lang siya pag pa-zigzag yung ating mga fold sa center. So, ayusin mo lang siya para bumilog talaga siya. Ayan.
Para naman dito sa baba, ayan, dahil mahaba nga yung telang gamit natin, so yung pinakadulo ng ating tablecloth ay itatago natin sa ilalim ng ating table. So, dapat ganyan lang yung kanyang haba ng ating laylayan ng ating flower. So, ito na yung ating final look ng ating table skirting na teddy bear sunflower yung center. Ayan. Pwede-pwede kayong mag-combine ng kahit anong kulay dito sa ating ginawang table skirting teddy bear sunflower. Ayan. So, nagsample lang tayo dito ng maroon at cream white. So, pwede-pwede mo itong magawa sa kahit anong okasyon meron kayo. Pwede sa wedding, birthday, christening, anniversary, kahit anong okasyon, pwede-pwede mo itong gawin. At pwede-pwede rin tayo mag-add pa ng additional design, katulad nitong artificial leaves. Ayan, kung meron kayong mga available na artificial leaves, pwede mo ilagay. So, yung ginamit natin dito ay tropical leaves. Don't forget to like, subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload. Paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas maraming matuto, magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat!